pirmahan lang ang usapan natin. Walang ganito. Ayoko nito. I will only get married once, Pat. And I want it to be special. Let me have peace at my wedding ceremony because this is the only time it will happen. Not again. If you don't like it, speak only when you're about to say I do. Natameme ako at nahiya. Sa I do nga lang ako nagsalita at pilit pa. Nang patayin niya ang laptop, binala ko siyang sigawan ngunit pagbaling ko sa kanya, malambot na labi ang sumalubong sa mga labi ko. Doon lumihisa sa akin ang mukha niya. Ang ginawa niya, nanlalaki ang mata ko habang siya nakapikit at ninanamnam ang labi niya nakalapat sa mga labi ko. Ilang segundo lamang ang tinagal niyon ngunit tila nilipad ako at kiniliti ang damdamin ko. Paghiwalay niya ay nakangisi na siya at proud na nasihan niya ako. Maging palo niya ay nasa bewang ko, tila ayaw pang lumayo, kundi lang ako humakwang palayo. It's part of the ceremony, baby. Kissing the bride is the most essential thing. Agaran ni Jason na paliwanag na makita na nagsasalita ako. Tumikim ako at umiwas ang tingin. Hindi ko rin matingin ng mga staff sa hiya. Marahan ko lang pinunasan ang mga labi ko na kinataas ng kanyang kilay. Where is the marriage contract? Pipirma na ako. Nilapag ni Attorney Maramot ang marriage contract at ballpen. Ang kaso lumapit si Tristan. Naglapag ng bond paper sa harap ko. And signed that long bond paper as well. Bakit ko kailangan pirmahan yan? Bakit isang daan bang pinakasalan kong Tristan Camacho? He arched his brow a little before he wore his smirk. No, but that's for emergency purposes only. If and only if it crossed your mind to tear up the marriage contract. I still have your signature to make another one. There is no other way to escape, but I know what's on your mind. Naiinis akong umirap. Sinimulan na lang pirmahan ang bond paper. Aakala ko yun lang pero nagsalita pa ito na siyang tuluyan kong kinagalit. Tomorrow you will move in with me. Wala yan sa usapan. He looked at me dangerously, as if he wanted to shut my mouth. Of course, it is part of marriage. Ano gusto mo, Pat? Jack and boy? Hide and seek? Run, baby, run? You are my wife, then you should be with me. You will move in with me. That's it. Period. I feel like I just ruined my life by tying the knot with this attorney. As if naman sasama nga ako sa bahay niya bukas. Ngayon parang tatakas na ako, no? Pasimple kong sinilip ang main door ng cafe. Balak natakbuhin yun kaagad. Humakbang ako ng isang beses. Natigilan nga lang na may humawak sa palapulsuhan ko. Where do you think you're going, Pat? Inila ako ni Tristan palapit sa kanya. Agad inikot ang matimino niyang braso sa bewang ko. Bakit ba? Uuwi na ako. Tapos na ang kasal. Not yet, Pat. What else is the purpose of your red lips if you don't take pictures? As I told you, this will only happen once in my life and I want remembrance. I laughed sarcastically as I looked at him. He gazed at me as if he really does love me. Sana pala nag-artista ka. Ang galing mong umarte. Gumisi ako at bahagyang tumingkayad upang mas tumapit sa kanya. Habang siya pa lang, sa punang labi ko nakatutukan tingin. Okay, good shot. Isa pa, kiss naman. Namilog ang mata ko sa sinabi ni Attorney Maramot at sa muling pag-flash ng camera. They were spread throughout my system using all of my energy. Nice shot. It looks romantic. Ani pa ni Attorney Maramot. Tulala ako at pinitinahabol ang aking paghinga. Pirit pinabawi ang lakas kong naipasa yata sa kanya. Sweet Pat, I'll frame this. Maras kong pinunasan ng labi. Inirapan ang pinakita niyang mga lakuha. Mas matutuwa pa ako kung susunugin niya mga yon. Napailing ako at bumalik sa naunang plano. Antanga Patricia, bakit ko ba nakalimutang hawak ng palapulsuhan ko? Ano na naman? Kunwaring angal ko. Shouldn't I be the one asking you that, Pat? Where else are you going again? Magbabanyo. Bakit bawal magbanyo? Tinaas ko ang kilay ko upang magtakpan ang kabang nararamdaman ko. May exit naman siguro sa banyo. Doon na lang ako lalabas at mag-aabang ang masasakyan. This way, sir. Tinuro nito ang papuntang kusina. Then turn left. Wika ni Tristan. Tinungan ko ang staff kahit iya akong kausap niya. Ganun lang pala kadali. Sana pala kanina ko pa naisipan magbanyo eh. Bago pumasok, hinanap ko pa may exit nga at napangisi na ako na makitang meron. Pumasok ako sa banyo. Nagugas ng kamay. Binurahan ko lang lipstick bago nag-apply ng kuryosas. Bagay nagsuklay ng buhok at gumitis sa salamin. Nasatisfied ako ay natuwa pa ako lumabas kaya lang kung sa dinaglahong ngitingo ng bumungad sa harapan ng pinto si Tristan. Seryoso habang nakasandal sa gilid ng pader. Malas pa na ako pwesto ito kung saan ba ng exit. Are you done? Can we go now? Patay mali siyang tanong ni Tristan ngunit ang mga mata niya nasa kulay rosas kong labi. Have you changed your lipstick? Hindi ko pinansin ang tanong niya. Nabura ang plano ko kanina. Ang saya ko na wala. Dapat pala hindi na ako pumasok ng banyo. Dumiretso na lang sa exit. Breathe, Pat. You're not breathing. May pag-aalala sa boses nito. Natauhan ako at napahinga ng malalim.
Tikit matang umakpang pabalik sa main cafe. Saan pa tayo pupunta? Gusto ko nang umuwi. Mahinang bigkas ko. Nawalan ako ng ganat, gusto ko lang magpinta. Kung minamalas ka nga naman, chance na nawala pa. We will be having our reception. Andami mo namang ganap. And so, if you don't take this seriously, well, I do. Do not ruin my wedding day, Mrs. Camacho. Hindi ko na magpaprotesta ng alalayan niya ako. Sa bintana ang tingin ko kahit paramdam ko ang pag-ayosin sa seatbelt ko. We will dine at a 5-star restaurant, then I will drive you home. Ibang-iba ito sa plano ko, isa pa. Mas mahirap tumaka sa isang resto na bilang lang ang tao. Pwede pa sana ako sa maraming tao. Kusa nagliwanag ang isip ko sa naisip. Napangusot na pangisi kalaunan. Maybe I can still change the reception venue. Pwede naman siguro sa maraming tao. Tumikim ako, tinirap siya. Seryosong tingin niya sa daan. At maninaw sa paningin ko ang pagkakadipina ng kanyang panga. Bahagya pa nagsalubong ang kanyang kilay. Tingin ko wala pa siya sa 30. Tila nagmukha lang siya mature dahil sa trabaho. Doon ako napalingon sa paligid, sinantabi na muna ang naisip ng maraming tao. Pwede naman siguro ako bumaba at tumako paalis. Stuck sa distance sa traffic at malabong iwan niyang sasakyan o habulin ako. I cleared my throat and held the door car. Bahagyang nakangat ang gilid ng labi niya na tila may magandang iniisip. Nakapirmi rin ang kamay niya sa manibela. This is the chance. Di naman siguro niya agad na malayan kung nabuksan ko ng pintuan. Pikit mata't marahan ang pagsubok kong pagbukas sa pinto. Ngunit nadismaya ang mata mong lock na iyon. Ilang beses ko pang sinubukan ngunit lock talaga. I told you, I know what's on your mind, baby. Try harder. Umisa si Tristan at pinandar na muli ang sasakyan ng umusad ng traffic. Nakagat ko pang labi sa Ines. Walang reception sa usapan, Tristan, at isa pa, ayoko sa 5-star restaurant. So where do you want to eat, Pat? Naniningkit ang tingin niya sa daan at bahagyang nakanguso. Tila hindi sinaseryoso ang sinasabi ko. Pero kahit na, isang chance pa para tumakas at magsimula ng bagong buhay. Bala ko rin pasunod rin si Renan kapag stable na ako. Dapat kasi si Renan na lang eh. Gusto ko sa fast food, sa mall. Alright, fast food and mall, Mrs. Camacho. Bigkas si Tristan na tila nilaro lamang sa labi ang pagtawag sa akin. Nang ilabot ako rin at tahimik. Tanaw ko pa lang ang mall, umikot ng isipan ko sa plano. Hahayaan ko siyang pumili para makaposit ako. Hahalo ko sa mga kumakain at tatakbo paalis. Sasakay ng jeep. Bahalan ako saan ako makarating. Napangisi ako at muling bumalik ang sigla sa malapit na pagtakas. Mainhin pa ako kunwari nang pumasok kami sa mall. Dumiretso sa fast food na halos puno na at mahabang pila. Hindi nga ako nagreklamo. Nangawakan yung palapulsuan ko at igiya ko sa may dulong mesa. Tinansya ko ang layo sa main entrance na kakayanin namin. Stay here. I'll order. Simple akong ngumiti at binayaan siyang pumila. Nang humalo siya ron, humigpit ang hawak ko sa sling bag. Halos mga tirin ang paa kong tumayo. Nilayo ko ng kaunti ang mesa bago tuloy ang lumayo. Yumuko at tumakbang. Dalawang hakbang pa lang nagagawa ko ay maraming itim na sapatos na ang nakikita ko sa sahig. Natigilan ako at napangat ang tingin para nang makita na papalibutan ako ng crew ang mesa at wala akong takas. Halos kalahati yata ng crew ang nasa harapan ko. Anong meron? Kunwaring tanong ko. You don't behave, didn't you? Boses yun ni Tristan. Sumingit ito sa gitna ng crew habang may kasunod na dalawang crew na naglapag ng pagkain. Napipika ko siyang nilingon. Wala pang 5 minuto na kabalik na takakausap na mga kakampi. Bakit? Bawal na bang tumayo? Asik ko. Kililing niya ang ulo dahil ano pa mag-alisa ng mga crew. Tanaw ko ang ilang kumakain na nakatingin sa mesa namin dahil sa nangyari. If that's really your intention but no, you want to escape, don't you? I mean, we're already married, so why escape? Dagdag pa niya. I'm not escaping. Should I believe that? Kahit saan ka pa magpunta, kasal na tayo. Oo na, kasal na. Kasal na kasal. Wala naman akong angal doon ah. Natahimik to ngunit ang titig sa akin naniningkit. Totoo namang wala akong pakialam na kasal na kami. Gusto ko lang namang lumaya at sundin ang gusto ko sa buhay. Gusto ko lang magpinta sa ibang lugar. Very married, baby. And you don't know if ever you escape, your parents will automatically go behind bars, but ako mismo ang magpapasok sa nila roon. Malamig niyang tugon, tila ba siya mismo nag-akusa sa mga magulang ko? What's the point of naming the company after your name, Patricia, if you will only disappoint them? He mocked. Saka na ako tatakbo kapag wala ng kaso. Maybe by that time, Tristan had already found someone he could marry for the second time around. Eat now. I'll send you home after this, Pat. Fix your things. Sleep early. And wait for me when the sun rises. Bye. Huwag ka mag-ingat. Labas sa ilong na bigkas ko bago binuksan ang pinto na sasakyan niya. Bye. Hindi ko nahintay pang matapos ang sasabihin niya. Sinara na agad ang pinto. Bastos na akong bastos pero masama ang loob ko.
Ang dami niyang nilabag at tapos ano? Gusto niya talaga akong tumira sa bahay niya? Baka mamaya sa barong-barong lang pala siya nakatira. Barong-barong pero may sasakyan? Walang lingon-likod akong humakbang at hindi na kumaway pa sa kanya. Ngunit hindi ko mapigil ang sumigaw matapos ang bumusina ng malakas. Sa lubong ang kilay, nalingon ko ang sasakyan niya. Nakasungaw na sa bintana ang ulo niya at madilim sa akin tingin. Ano na naman? Pwede ba umuwi ka na? Instead of getting irritated or annoyed, he flashed his smirk at me. I'll go home after you enter your room. Tinanaw pa nito ang kwarto ng madilim. Mahina ako natawa at ipag-cross sa mga kamay sa harap ng aking dibdib. As if you would know. Paano mo malalamang nasa kwarto na ako kung nandyan ka sa sasakyan? Then I'll go with you. No freaking way. Tinakbo ko ang pinto ng sasakyan. Pinigilan ang pagbukas niya roon. Dinantay ko ang katawan sa kanyang sasakyan saka nagangat ang tingin sa kanya. I found him looking at me cutely with his cunning smile, and my eyes widened when his big hand pulled my head softly as his sultry lips kissed my forehead dearly. Gulat pa ako nang marahan sa kumiwalay ngulit dito luyang binitawan. Ang kanya rin mga labi bababa sa punong tinga ko. Good night, wife. Sleep tight. He whispered before he let me go and closed the car's window. Wala sa loob na napalayo ako na mag-start ang sasakyan niya at nang wala na iyon, rumihistro sa akin ang nangyari. Loko ka, Chistan. Wala yun sa usapan. Sigaw ko kahit pa wala ng sasakyan niya at di natanaw. Halos mayak ako nang papasok ng bahay. Walang humpay ko rin pinanasa na noo ko. Mas lalong tumindi ang kagustuhan ko makalayo. Gusto ko munang tumakas. Saka ako naasikasoy ng annulment kapag may pera na ako. Sa naisip nag-impahe ako ng maleta at bagahe. Maliit lang ang konting laman para madali ko mabitbit. Napangisi pa ako na mag-set ng alarm. Bago pa man sumikat ang araw, aalis na ako. Hindi ko nahayaan pang madala sa bahay niya. Nang pahiga na tipikit ko ang mga mata, tila isang sine na lumitaw sa isipan ko ang buong araw. Mas lalo namang halik ni Tristan. Napamalagat ako at sinampal ng bahagya ang sarili dahil sa naisip. Matulog, Patricia. Huwag mag-isip ng kasalanan. Angil ko sa sarili. Ngunit ayoko lumayan ng mga labi ni Tristan na marinaw kong naiimahe at tila ramdam ko pa sa labi at noo ko. Shit, Patricia. Kailanan ka na ulit papahalik. Sinubsob ko ang mukha sa unan. Pinilit ang sariling matulog kahit patila sirang plakang pabalik-balik sa isipan ko. Ang halik nito. Hindi ko nga alam kung anong oras ako nakatulog. Basta pagising ko, mabigat ang mga mata ko at halos hindi na maimulat. Kung hindi ko nga lang naalalang nalayas ako, hindi pa ako babangon. Ngunit halos pagbagsakan ako ng langit na makita ang sinag ng araw. Mataas na yun at sumisilip na sa bintana. Nainis kong sinaman ang tingin ng alarm clock sa hindi niya pagtunog sa tinakda akong oras. Ngayon hindi na siya sigurado makakaalis pero kung wala pa naman si Tristan, papwede pang tumakbo. Kaya lang mas bumagsak ang balikat ko matapos matanaw ang pinaglalagyan ko ng gamit at walang naman. Napabalik ko sa ako ng bangon. Kahit mukha pa akong ewan, tuloy-tuloy ako sa labas. Natigil lang na makita si Tristan na nilalagay sa compartment ang mga gamit ko. Sandali, hindi pa ako ready. Saka hindi alam mga gamit ko. Pigil ko sa pagsalin ng compartment. I already checked them and added a little more of your dresses and yeah, take a bath and I'll wait for you here, Pat. Napatras ako na lumapit si Tristan. Walang pasabing hinawi ang buhok ko sa noo. Bahagya siyang dumakwang at banayan niyang tiningnan ang nasa lubong ko. You still look cute though? He said it absent-mindedly as he leaned closer as if claiming my lips and that made me wake up fully. Stop! Hindi na ako papahalik sa'yo, isa pa. Umuwi ka mag-isa. Dito ang bahay ko at di ako sasama sa'yo. Kita kong tumigwas ng bahagya ang kilay ng lalaki bago umayos ang tayo. Pagbaba niya ng tingin sa akin, pilit pa niyang tinatago ang namumuong ngisi sa kanyang labi. Who says I want to kiss you? I just wanted to greet you a good morning and remind you that we are now married and that only means you'll live where I am. We can't, Tristan. Patricia's POV. Tinignan na Tristan ang lalang nasa kanyang bisig bago ako ulit sinulyapan. Anyway, you don't have to change or take a bath. Let's go now and just take a shower when we get home. Dagdag pa ng lalaki. Natawa ko na mahina. Hindi ako sasama. Patricia, bakit mo pinaghihintay ang asawa mo? My gosh! Patricia, be responsible. You're married now. Si mami na nakaroba pa ngunit may maskara na yata ang palikmata. But mom! No buts, Patricia. You're not a child anymore. You can even have your own child. Lumapit si mami at siya pa mismo nagbukas ng pinto ng sasakyan at tinulak ako ng mahina papasok. Mom! Magreliktama pa sana kung ngunit naisara na niya ang pinto habang bumukas naman sa driver's seat at pumasok doon si Tristan. Napalabi ako at bagang sinaman to ng tingin. Minanay-obra lang nitong manibel at ganwarang seryoso nakatingin sa daan. Pero kita ko sa mata niya na gusto niyang umisi. Happy now?
Umirap ako at inayos sa seatbelt. Of course, wouldn't be happy if their wife was just right beside them. Pat, I told you, I want this marriage. Kinunot kong noo sa sinabi ni Tristan. Tinanggap kong kasal pero hindi ko tinanggap ang anumang tungkulin bilang asawa niya. I kept my mouth shut as I felt I was being unfair to him. Bakit kasi kasal pa ang hiningi ni Tristan? Kapag ba sinabi kong gusto ko si Renan, hayaan niya na ako? I pouted a little after remembering Renan. Di man ako nakapagsabi nga alis. Hinayang ako at basta na lang tumanaw sa labas ng bintana habang nasa biyahe. Marahil dahil sa hindi pa sapat na antok, kung saan bumagsak ang katalukap ng aking mga mata. Ramdam ko ang bahagyang pagtigil ng sasakyan at ang pagiga ng inuupuan ko kung kaya naging mas komportable ako at tuloy-tuloy ang tulog. Pagising ko, nakatigil ng sasakyan. Nanalabong paningin ko mula sa pagkagising. Pagsulip ko sa driver's seat, wala na noon sa Tristan. Bukas din ang pinto na sasakyan doon. Pagkakibit, palikat ko na lamang at bumaba. Humikab pa ako at balak na kagalitan ulit sa Tristan, ngunit kusang umawang ang mga labi ko sa bahay sa harap. It was a two-story house but it looked so magnificent. Its details were painted in white, gray, and a little brown for each of the right places that made me gasp. Hindi ko alam na pwede palang itandem ang tatlong kulay. It looks kind of simple but still classy. Modern style ang pintuan niyang bukas at may ilan pang detalye na samalin ang bahay. Let's go! You must be hungry. Wika ni Tristan mula sa likod ko. Kabababa lang din ito ng kanyang cellphone na sinuksok muli sa bulsa ng kanyang pants. Hindi ako gutom. Malamig tong gutogon ngunit sumunod din sa kanya sa loob ng bahay. Manghapa ako sa isang simpleng L-shaped sofa set na isang simpleng dinner plant na medyo mataas. Saan nga pala mga gamit ko? Iniwan mo ng sasakyan? Tumigil si Tristan sa pagkakit sa hagdan sa ginawa sa lamin. Nilingon niya ako mula sa likod. Inakit ko na kanina pa. Don't worry about it. You can go to the kitchen. I think the food is ready. Do not starve yourself, Pat. Yun lang ang sinabi niya bago pinagpatuloy ang pag-akyat. Napairap ako. Tinungo ang tingin ko sa kusina niya. Hindi naman ako nagkamali dahil natanaw ko kagad ang abuhing lababo maging ang fridge sa gilid. Want this one out a little more, Tristan. Maluluto na to. I know you're hungry already. Who are you? Gulat na tanong ng isang babae nang humarap. Hindi rin nakaligtas sa mata ko ang mapanuring tanong nito at pagpasada ng tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Hindi ako kumibot, pinantayin lang din ang binigay niyang tingin. Sa isip ko, may girlfriend naman palang gago, tapos inaferan pa ako ng kasal. Alam niya rin nandito to pagkatapos nilarba ako dito. Mas mukha itong bata sa akin pero ang hubog ng katawan nakakahalina. Ang bawat kurba nasa tamang ayos, may pagmamalaki sa hinaharap. Doon ako napasulap sa dibdib ko at nairita na makitang maliit na cleavage lang nandun. Miss, hindi ba trespassing ka? I guess you entered the wrong house. Tinaas pa nitong isang kilay bago pinatay ang kalan. I bit my lip and I think the anger within me was awakened. Hindi para sa babae kundi para kay Tristan. Balak pa yata nitong magbahay ng dalawang babae. Napabuga ako ng inis na hangin at umalis sa kusina. Tinaha kong hagdan pa itaas kahit hindi sigurado kung nasan doon si Tristan. Pagdating sa itaas may apat na pinto roon. Nalito ako kung alin ang bubuksan. You didn't tell me that you had a girlfriend. Pagkatapos ano, gusto mo rin tumira ako dito? Ano to, Tristan? Bahay-bahay yan? Hindi ko mapigilang tanong. He rumpled his brows, but still calmly closed the door at his back. Maging ang paghakbang niya ay kalmado na siyang kinaba ko. Tama naman sigurong magalit ako, diba? Kung balak niya akong ibahay dito, hindi pwedeng may ibang babae. Ano yon? Per schedule kami gabi-gabi? Natigil ako sa naisip. Girlfriend? Maybe you forgot that I'm a married man, Mrs. Camacho. And I don't do girlfriends. Then who is the woman in the kitchen? Maid mo? Ang sexy naman ng maid mo. Ano yon? Maid with benefits? Natigil ako at namiling kong mata sa pagdukwang ni Tristan. Kurang lang magdampi ang aming mga labi. Lumayo ka nga, Tristan. Sinubukan kong itulak ang dibdib niya. Ngunit mas mabilis pang pumulupot ang matipuno niyang braso sa bewang ko at mas sinapit pa ako. Please do not show me your jealousy, wife. I am absolutely turned on. He said huskily. And that made me feel the goosebumps on my skin. Ibig ko lang naman sabihin, my girlfriend ka na pala. Sana siya lang ang pinakasalan mo. She's not my girlfriend. She's my secretary, Pat. Next time, do not jump into conclusions or else we will directly jump to bed. He wore his smirk as he let go of my waist. Secretly, ha? Bed, ha? Baka mamaya, secretary with benefits kayo. Ayos lang naman kung kayo na. Pwede naman akong umuwi at manatili kay Renan. Do you think I will allow you to run back home? Bahagya niyang kaniling ang leg at pinapungay ang mga mata. Never, Pat. I have only married one woman and that is you, Mrs. Camacho. So don't you throw me to someone else.
Tumiim ang tingin ni Tristan at tingin ko, mas lalo pa naging itim ang kanyang mga mata. Anyway, stop with the sentiment and yeah, fix your things in the master's bedroom. Take a bath, change, then we will eat together downstairs. We'll sleep in the master's bedroom, Pat. Muling paalala ni Tristan na makapagpabilog sa mga mata nito. Kung siya si Renan, gora agad. Pero kung si Tristan, delikado. Halik nga, ninanakaw niya, puri pa kaya?